2020, nag-end ang journey ko working in a publishing company as a graphic artist. During these times, linggo-linggo ako gumaganap kasama mga naging kaibigan ko sa metro. Madalas travel lang sa kung saan abuti ng budget. Madalas bundok, dagat. Mga 15 years ko na itong ginagawa. Paulit-ulit pero hindi talaga nakakasawa. Ang sarap sa pakiramdam. May malulungkot man na pangyayari sa buhay ko mula nung umalis ako sa trabaho nung pandemic. Tulad ng pagkawala ni Mama at sa sobrang pagmamahalan din nila ni Papa nitong taon din ng 2022, iniwan na rin niya ako. Napakalungkot oo, pero hindi ito hadlang para hindi ka magpatuloy sa buhay. Kaya bawat araw na gumigising ako is always a blessing at pinagpapasalamat ko yun. Kaya ngayon, dahil mag-isa na lang ako sa buhay, mas pinipili ko na lang na laging maging masaya sa mundong punong-puno ng problema. Kumanta, sumayaw, mamundok, magdagat at marami pang dahilan para magpatuloy ka. Kaya naman today, may nakabudol na naman sa akin. Tara, samahan niyo ako sa Baler Aurora. This is JB, ang inyong Beks Traveler. Let's go! It's 12:24 AM na. Andito na ako sa Rimon Terminal sa Infanta, Quezon. Diretso ako ng tiklin nito. Doon ako babaka para makita kami ng Ransaks with Karina. Tulog muna ako. Bye! Yes, good morning. Ito na nga. Kasama ko na ang my Bex ko, si ate mo Karina. Ayan. After the long wait, dito rin pala pupunta si Nari Maniego at saka si Sapo Saiza. Dumating na mga Bex kong si Nari at si Saiza. Nag-breakfast kami dito sa Mokdo, tikling. Nag-kape, nagkwentuhan, naguntahan, at kung ano-ano pa. At pinagplanuan namin kung ano ang magiging ganap namin sa Baler. So ganun na yung ganap natin, may Beks. Ano, maghanap na lang tayo ng ibang mga itinerary. Siyempre, first time muna na hindi mag-iikot tayo sa Baler. Naka-tribute pala sa akin ang eksena. Oo, oh, alam ka na mag ibang pasabog ng Baler. Sa Baler, magsusurf, may falls, may baleting, malaki, mga ganon. Sa haba ng biyay at kwentuhan, talagang nagutom mga akla. Kaya along the way, nagharap kami ng early lunch namin dito sa Survive Food House. Located ito sa San Jose City sa May Nueva Ecija. Ang lupet talaga humanap ng location nito ni Ray. Bukod sa pang-instagrammable na yung location, yung reviews din, wow. Yung kinakain namin, sinecheck din niya. And guess what? Ang sarap talaga. Mga lutong bahay ang i-offer nila at ang dami nga naman talagang kumakain sa kanila. Halos maubos na nga nung dumating kami. Thank you pala ate sa free tahong at talagang super good vibes dito sa Survive. Kaya naman tuloy na ulit tayo sa biyahe. At along the way, nag-stop over muna kami dito kay Maria Aurora. At nag-take ng mga videos, pictures, kung ano-ano pa. Ang Baler Aurora ay isang ika-apat na klaseng bayan sa lalawigan ng Aurora. May populasyon na 43,785 sa may 10,197 na kabahayan ayon sa census noong 2020. Kilala din si Baler bilang sentro ng politika at ekonomiya. Bukod dito, alam niyo bang marami ding tourist spot destination si Baler? Bukod sa surfing spot sa Sabang Beach, Museo de Baler, Zabali Hanging Bridge, dito Mabo Falls, marami pa silang pasabog na dapat mong itry kapag nagawi ka sa Baler. Huwag na natin patagalin pa. Tara na at samahan nyo kaming ipakita ang adventure namin sa inyo. Diretso lang po yung Lotus. Lotus na resort. Diretso lang po. Salamat. So yung day one namin, almost biyahe lang talaga at ang nakabook namin na stay that day is dito sa Lotus Sun and Waves Beach Resort. Located ito sa Sitio Libok, Barangay Buhangin, Baler. Sobrang chill lang yung lugar at ang daming activities na pwede mong gawin while on your stay. Meron silang 8 family rooms, 6 deluxe rooms, at 2 native cottages at take note, no headcount limit. Siyempre, may exclusive na paggamit sila ng facilities nila tulad ng pavilion, picnic huts, kayak, at marami pang iba. Kaya book na sa number and link na indicate ko sa description box. Anong pangalan nito? Lotus Feet? Lotus Feet, mga walang iya.
Ano nga? Lotus Sun and Waves. Lotus Sun and Waves. So, nandito tayo sa Lotus Sun and Waves. So, ito yung mga rooms. Ito ang napili naming family room sa halagang 2,800. Malinis. May maayos na CR. Magkano yung room rate natin dito? 28. 28. With free breakfast. With free breakfast. Sorry na. Ang bangga na ito po. Hoy, mga hindi yan. O, hindi. Ano na lang. Midwifery ayaw. Ano yung must have in butter? Pako. Ay, oo. Burn on your yung pako niyo ba? Ano yung may itog na pula? O, yun na. Masarap nga yan. Ano yan? Ano must have? Yung pako masarap yan din. Must have. Talong. That's the only siya po yung first time dito, kaya ano? Kaya siya po yung talaga yung nagkabaloy lang din po ako. Sige, mamili ka din ng ano, Beks. Sobrang sulit ng unang gabi namin dito sa Lotus. Ang sarap ng luto. Fresh pa ko. Siligang na baboy. Liempo. Inihaw na bangus at saka pusit. Sobrang busog na busog China Bell sa mga akla. Kaya naman excited na kami maglangoy after this. Siyempre, hindi mawawala ang aking Marga look by the night. At tinodo na talaga namin ang ligaya kaya hanggang sa paglalangoy, pagsasayaw, at pagkanta, nilapanan na namin. Ayos! Ang sarap lang sa pakiramdam kasama ang Ransaks. Siyempre, every morning is a blessing. Kaya habang may chance, yakapin mo ito at namnamin. Hindi kompleto ang Baler trip mo pag di mo nasilayan ng sunrise dito. Good morning. Ang normal daw kasi nila 7. Ay, normal. Sorry ha. Eh, di 7. Gusto mo kong gusto. Wala, Heh! Ang aga-aga din taugin ako, ha? Tiraray ko lang naman kumanta. Ako kaya na ka. Hindi ako na naman kumanta ng drugs. I want you to burn me, baby. Aka na! Sakit na lang alam mo. Parang meron na ako, ano, throat tuberculosis. Dad, pinipilit pa yung 30 minutes, ha? Tulog naman nagtulog, ha? Sabi ko sa inyo, yung edad. May gwapo ba? Borta, basta what is important is ready na si Akra. Uy, ang ganda. Parang Jennifer Lopez yung ganap. Galit ka silang magdor. I wanna do it. Ay, ate. Ate, may naiwan ba ako dun lighter? Ay, hindi ko po napansin. Wala naman po akong napansin. Wala pa. O, sige. Saglit lang po, sir. Apa, ano na po yung mag-inom. Apa. Mamadali po kaya? Oo. Ever. Matarik ng araw. Ganun yung surfing hours. Opo. Kahit anong oras naman po, sir. Tunugad pa na talaga dito. Habang naghihintay ang mga Beks para sa instructor ng kanilang pag-surf, nag-picture muna kami na nag-picture. Nang picture. Okay, andyan na si Kuya. Mukhang ready na tayong mag-surf. Okay? Ready na? Ay, hindi pa patalo si Karina, oh. Ganda ka. Ganda yan. Ganda yan. Ayaw mo na may katabi kang peacock. Parot. Sinasabi rin nila na hindi daw kumpleto ang Baler experience mo kapag hindi ka daw nag-surf. Hello? Hindi totoo yun. I'm sure maraming ibang pwedeng puntahan later na mag-i-enjoy ako at ayoko lang masaktan sa surfboard. Mababali lang ang balakang ng Barbie doll nyo. Ako na lang mag-video, okay? Ano name mo, kuya? Name? Pido po. Ha? Pido. Jerry. Awin. Strong. Strong. Ako lang videographer nyo.
Turo ko lang po ulit sa inyo yung parasitong board ako. Kung paano mag-surfing. Ganito po yung nose, yung unahan ng board. Tapos yung tail, magkabilang gilid. Tapos yung leash, yung kinakabit sa baha para basta nalaglag kayo, di sa inyo lalayo itong board. Tapos ito po yung pins, yung kumukontrol sa board. Pag wala nito, di siya stable sa bakbo. Then may dalawang uri po ng pagtayo. Ito po yung tinatawag na regular stand. Tapos ito po yung goofy. Bali, dalawang uri na pagtayo ay mabilis na mabagal. Pero mabagal lang po muna tayo. Paano ka po yung ganito? Okay. Ready. And go to then move forward itong left foot. Nakaside tap din. Then pag mag-balance kayo, tama pagtalo lang din sa magkabi lang tayo. Wala pa pagpatalo. Tricycle driver ang aming maghahatid doon sa bridge at saka sa falls. Ano pangalan ng falls ko yun? Tumabo. Hindi tumabo. Tumabo, Mother Falls. Tawag nyo lang Mother Falls yun, yung pinakamalaking falls dito. Yun yung pinakamalaking falls. So pagdating namin doon dahil bilang Sabado ngayon maraming tao. Doon maraming tao. Pero malayo-layo lang ka din. Ayun, mga ilang minutes. Sasama ka sa amin doon sa paglalang. Hindi na, hindi ko na, hindi ko iiwanan kasi ito. Ah, sayang, hindi ko maglalang. Malayo kasi yun. Malayo kasi yun eh. Okay. Siksikliglig ang itinerary namin for today's video. Di nyo kinakaya. Ang second stop namin after ng surfing ay ang kilalang bridge sa Baler. At di lang ito basta bridge na putsu-putsu lang ha. Talaga namang once na ma-experience mo to, ngangak talaga te. Pagdating mo pa lang sa bungad ng tulay, makikita mo na ang kaliwat kanang tindahan ng mga pasalubong. Itong bridge na to ay pinagdudugtong ang barangay Tibang papuntang Barangay Sabang, located ito sa endpoint ng Zabali Road. Ito ang Zabali Hanging Bridge. Na-experience rin namin ang mga kabataang nakikisuyo ng barya at ihulog daw namin sa ilog at paligsahan sila sa pagsisid upang makuha ang mga ito. Kadalasan, mga bike ang ginagamit na transportasyon pag gusto mong makarating dito o kung di mo naman gamay ang daan, solo backpacker o di kaya yung nag-group, pwede naman mag-tricycle. Since si Kuya Trike Driver ang aming service, hinire na namin siya para dalhin kami sa mga ilang destinasyon na kaya pa ng oras namin sa buong maghapon. At isa na nga dito, itong Zabali Bridge, dito Mabo Mother Falls at ang sentro ng Baler o Sabayan. Ang susunod na destinasyon namin ay ang pinakamatangkad na waterfall sa Aurora Province. Ano ba yung nakasulat? Ito na babasa. Magandang hapon. Ano ba? Morning hapon. Magandang hapon po. May entrance ba dito? Magkano po ang entrance? 30. Ah, 30. Tapos meron po tayong mga guide. So, 30 pesos ang per person. Tapos ay 300 ang required guide. Ayan, si Ate Jingjing daw ang ating official guide. Ate Jing! Yung mga kasama kong mga merlap na yan, mga ano yan eh. Ang art-to-art yan sa paglalakad. Pero pag mga weekdays, ate, marami rin tao. Meron na makapagawa ng mga ganyang karami. Marami talaga pag benta. Meron at meron, hindi na si zero. Okay. So, magandang hali po sa inyo lahat. Welcome po dito sa amin sa bayan ng San Luis, barangay nandito Mabo. Bali ako po yung mga kasama sa pag-accept sa Mabo po sa ating dito. Bali yung dragging po natin dito is 1.3 kilometers, 40 minutes po tayo naglalakad, tapos 5 times po tayo tatawid sa ilog. So pagdating po sa taas, binabawal po namin ang anong uri ng
kumain, sigarilyo, alas tubig lang po yung inaano. Tapos pagdating po sa taas, pag maliligo kayo, may ground lab po na pwedeng paliguan. Tapos sa mga gamit po, ibigay nyo lang po saan para po mabantayan po. Kasi marami nyo po yung maliligo. Tapos sa taas po, walang bihisan, dito rin po tayo mag-ibis pag marami. Kailangan po yung nakaready na kami. Okay. Bali yung poles po namin dito is family poles. Meron po kami baby poles, shower poles, saka po mga. So madadaanan natin yung mga baby ano? Baby falls, baby shower falls, falls, shower falls. Dati magkakatrabaho yung ilan sa amin. Sila kasama ko nung college high school. Ito hindi namin to kaibigan. Sino ba to? Sino ba naman ako? Ako lang naman talaga yung dahilan bakit punta dito sa sa falls ay ko. Sabi ko nila pag first time daw ko yung mga malalaking bato niya dapat kinikis. Kinikis? Gusto mo? Ilabas ko pa yung puwet ko eh. Loko ha? Huwag ako sinusubukan yung mga girl ko. Pero ate dito sa lugar na to, marami pa bang falls na na mga bagong eksena? Tapos yung parang undiscovered. Tapos no, pwedeng ano napupuntahan ngayon. Yung father po. May father naman father. Ngayon? Nung gigigil ako sa daldalin nyo, nandaldalin sa ate Jean kasi pa 300 pesos yan. Ah, Emel! Emel! Eto nga, te, may love life ka na ba? May asawa na. May asawa. Ilan ang anak? Apo. Ilan ang kabit? Ay, talaga ba? Napaka-faithful naman. Magandang hapon po. Ang Ditumabo Falls jump-off ay may 15 kilometers away mula sa Sabang Beach. Mula sa jump-off, kakain ka ng halos isang oras na lakarin depende sa pacing ng iyong paglalakad. Mga 50 metro ang tangkad nito. Best way para ma-refresh kayo after ng pag-beach nyo sa Sabang ay ang pagligo sa fresh waters ng Ditumabo Falls. Isang nakakapagod na maghapon pero hindi pa ako tapos te. Shoutout nga pala kay Kuya Drake Driver, sobrang bait at for the wait talaga ang person sa amin ng ilang oras. Kaya naman, bago kami kumain, lubusin daw namin ang pagpunta sa bayan ng Baler upang ma-experience at matanaw ang mga makasaysayang ganap dito. Isa na nga rito sa aming mga pinuntahan, ang Quezon Park, Baler Signage, at Museo de Baler. Na kung saan, dito daw sa Museo de Baler, ang lokasyon kung saan ipinanganak daw si Manuel L. Quezon. Pagkatapos ng buong araw na biyahe, chance na namin kumain. Ang mga akla, masasarap. Gancho, gancho. Hindi pa rin talaga nagpapaawat ang mga akla. Pagdating na pagdating sa resort, hindi pa man lumulubog ang araw, in-avail na rin namin pati kayak. Sobrang saya at napakaganda. Kahit naghihingalo na sa battery ang drone, sige lang sa pagpapalipad para makuna ng napakagandang sasahan na alam mo'y nasa Arizona ka. Ilalanding ko na sana ang drone ng mga tagpong ito sa kasamaang palad, hinangin ito at tinangay kung saan. At dahil gabi na, mahirap matrace kung nasaan ito at kung may pag-asa pa bang ma-recover dahil asa tabing ilog at sasahan ito, posibleng bumagsak. Pagkatapos ng paghahanap namin sa nawawalang drone, nakakalungkot hindi pa din ito nakita. Sa gutom, naganap na lang kami ng makakainan sa may Sabang Beach. At dito, natagpuan namin ang Gayuma. Bagay na bagay itong kainan na to sa mga Gen Z. Very Instagrammable din ang location at goods na rin naman. Thanks God for another day. Yan ang importante. Always be thankful sa blessings. Sa another day, sa lahat ng dumarating na bawat araw sa iyo, ipagpasalamat mo. Isinama ko na din sa pagpapasalamat sa araw na ito ang magkaroon ako ng chance na makita ang nawawala kong drone. Kaya naman early in the morning, chinek ko na kagad ang buong paligid pati mga karatig resort dahil naniniwala ako na hindi ako iiwan ni BBB. So yun na nga guys. Update. Nahangin yung aking drone papunta dito sa Bakawan. Kasi nahanap, hindi ko makita. Ha? Hindi pa po. Pero dito po sa banda. Ayan! Oh my God, Kuya! I love you so much!
Maka, I love you so much ha. Parang nakakita ng chicken nuggets. Thank you. Oh my God, si Kuya nakita niya. Yun so, si Skulul. Ay nako, maraming salamat talaga Kuya. Sabi niya eh, isipin mo lang na palaging may pag-asa ang bawat araw. Ako pa ba? Bakawan girl to. Kwento mo, anong nangyari? Kagabi, meron pala yung app ng DJI Fly. Meron pala siyang yung masisave yung cash na inassess ko yung kung saan sa banta. Tapos nagsisimula pa lang ako ng i-vlog. Sabi ko, my God, hahanapin ko sa bakawan yung drone. So gano'n, excited akong gano'n. Tapos sabi ko, ano bang kulay nung drone mo? Yung puti po, parang ito oh. Sabi ni kuyang gano'n. Pathway lang nung papunta dun sa may gilid nung ilo. Dinaanan natin kanina? Hindi, Bek. Tayo pa na. Ay nako, dahil sa gutom ko, nako makakain na nga ng breakfast. Aba, teka, may challenge pa sa akin si kuya ha. Akala naman niya uurungan ko siya. Malaman. Bandido, hot sauce. At sinong gumawa ng hot sauce na to? Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. California Reaper pa siya. Sabi natin, one of the deadliest. Yan nga natin kung talagang deadliest bilang talaga natin. Wala talaga pa. A few moments later. Ang in order ko for today is top silog. Gali! Natakot ang mga... Ang akla! Ibang level. Natapos na ang last day, Diyos ko, kainan pa rin talaga. Kaya naman isinagad na namin ang aming pananghalian sa Bujangin. Seaside lang din ito at katabi ng aming resort sa Lotus Sun and Waves. Natapos man ang tatlong araw na bakasyon, napakaraming kaganapan at masasayang alaala na naman ang baon ko hanggang sa pag-uwi ko sa aming probinsya. At sa wakas, natapos ko na din itong vlog na to. Gusto kong magpasalamat sa intro ng vlog ni Gio Ong. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako may inspire. At sa tropang Ransaks, maraming maraming salamat sa panahon na lagi niyo akong naisasama sa mga ganap. Kahit magkakalayo tayo, naibibilang niyo pa rin ako sa inyong mga plano. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang sa susunod na ganap guys, ako ang inyong Beks Traveler, JB.